Okay, 2 Kings chapter 7. Chapter number 7, and we will begin reading verse number 3. Verse 3 until verse number 10. Until verse number 10. Alright? Alright. Be seated, please. Now, ang storya nito, ang bansang Israel, kung mga kapatid, ay masabi po natin na i-oppress po ng mga Syrians, may kalaban po sila. At ang medyo malungkot, sapagkat yung pong lugar nila ay inikutan po ng mga Syrians. Kumbaga, i-invade. So, ang nangyari ay di po sila makalabas at makakuha ng pagkain. Kasi pag naglabas na sa syudad, sa city, nandun yung mga Syrians. Kumbaga, natrap po sila sa loob. At dahil natrap sila sa loob, walang pagkain ang pumapasok sa kanila na nagutom. Nagkaroon ng famine, walang supply. Nagutom yung mga tao sa loob ng syudad. Okay? Now, nag-prophesy dito si Elisha, si Prophet Elisha, at dito sa verse number 1 na mayroong pagkain na darating. Pero may isang tao dito na hindi naniwala. And doon po sa labas po ng syudad, ay mayroon pong tinatawag o mayroon pong mga tao, apat po sila. At binanggit po dito sa verse number 3 na sila po yung mga leprous men. Okay? Leprous men. Masaklap ang sitwasyon ng mga tao sa loob, no? Kasi walang pagkain. Nagutom sila. Right? Dito tayo mag-focus sa itong apat. Nasa labas sila, hindi sila na ano, at nag-usap-usap po sila. Sabi niya, pagpapasok tayo doon sa loob ng syudad, ay wala tayong makuha doon. Gutom lang ang maabot natin. Okay? So sabi nila dito sa verse number 3, and there were 4 leprous men at the entering in of the gate. And they said one to another, why sit we here until we die? If we say, we will enter into the city, then the famine is in the city. Gutom. Kasi nga, walang pagkain kung mapasok. Ay naharangan, may mga kalaban sila doon po sa labas ng mga Syrians na ikutan ng mga yung syudad. At sabi nila dito, in verse 4 again, is in the city and we shall die there. And if we sit still here, we die also. Now therefore come and let us fall unto the host of the Syrians. If they save us alive, and we shall live. And if they kill us, we shall but die. Now, first of all, ating tingnan ang kanilang kalagayan. Okay, first natin ma-notice is their okay, their disease. Sabi ng Bible, they were leprous men. Leprous, mga kitong. Okay? Alright, kapag ka may leprous ka, leper, leprosy ang tawag, may sakit silang leprosy, ano ang condition nila? Their disease that caused them, number one, is to suffer. Every time na meron kang sakit na kitong or leprosy, is talagang magsasuffer ka. Magsasuffer ka. Physically, sapagkat ang kitong, mag-pinkish pa o mag-white ang itsura mo, tapos minsan, pag severe na, lalak na, unti-unti napupunpun yung ano mo, part ng katawan. Yung tinga mo na, parang kanila, pag kinakain mo, bubuhay ka pa, pero yung katawan mo, kinakain na. No? Kinakain, tinga mo, ilong mo, mga daliri mo na. Ganon ka severe ang leprosy that time. Grabe itong leprosy. And this is a very common na sakit doon sa Middle East. In fact, doon talaga ito nanggaling ang sakit. I-introduce lang ito dito, nadala lang ito, maybe ng
physically. Eh, alam naman natin, ang tao may sakit talaga number one, na nagpababa ng kanyang immune system lang, yung emotion. Okay, kahit na-notice nyo yung mga tao may cancer, stage 1 pa lang, kuminsan rapid ang pag stage 2, stage 4, stage 3, hanggang pag next na check up, stage 4 na. Kasi nung nalaman niya ba, no, nag-subside, nag-deteriorate, lagi mong isipin, oh, wait, kasi pag cancerous, kasi parang nasabihin natin, terminal na. O, di ba? Ang mental, ang mindset natin, ako, bilang na lang ang araw ko, naku, talagang hindi na ako ito gagaling, naku, paano na yung pamilya ko, parang unti-unti natuturture ka kapag ka may sakit. Nakita nyo, si Chris Aquino, grabe yung pagbagsak ng kanyang katawan. Amen ba? Si Pastor, kismoso gino. Dating si Pastor. Makikita mo man sa TV, may social media. Leapers, which stood afar off.
So yung word dyan, afar off. That means hindi sila pwedeng maglapit sa mga taong walang sakit. They were restricted, they were prohibited, pinagbawal talaga sa kanila yun. Bawal. So i-isolate sila, may lugar lang ang doon sila dapat off-limit sa kanila. So separated. So separated. Itong mga tao ito, because they were considered, okay, unclean and outcast. Unclean and outcast. Separated. And what else? Of course, not only they suffered, they were separated, and of course they were sentenced. Bakit sentence, Pastor? Kasi that time, ang sakit na leprosy is incurable. Pag sinabing incurable, mga kapatid, walang panggamot. Intervention lang ng Diyos, miracle lang ng Diyos ang pwedeng panggamot sa kanila. Lalo na pag severe. Meaning, pag ikay nagkasakit at medyo malala, baka hintayin mo na lang talaga. There is no way na gumaling ka. Wala pa silang technology o wala pang medicine na na-discover noong una para po sila'y gumaling. Siguro may mga mild na. Pero pag talagang lala na, severe na, that is incurable. That's why they were sentenced. Kumbaga parang naghihintay ka na lang. Parang ang terminal na. Parang ang ano na. Ang cancerous na stage 4 na. Terminal. So ito yung napaka sad scenario para sa kanila. Na malungkot. And don't you know, mga kapatid, spiritually speaking, ito din ang ating condition. Itong tatlo. Before our salvation, before we got saved, ito yung ating spiritual condition. We suffered, we were separated, and also we were sentenced. Anong sabi ng Ephesians 2:1? Ephesians chapter 2 verse 1. Ephesians 2, chapter 2, sabi ni Paul sa mga Ephesian believers. Ephesians 2, verse number 1. And you have he quickened who were dead in trespasses and sins. So tayo po ay quickened lamang ng Diyos, meaning made alive through the power of the Holy Spirit and through Jesus Christ. And through his death on the cross of Calvary. Why? Because we were dead. Patay tayo. That's why wala tayong kakayanan mag-save sa ating sarili. Wala tayong ability, brad, na iligtas ang ating sarili. You know? We were dead. A dead person can do nothing for himself. Wala siyang magawa. And that is our hope. Okay? Our perfect example, spiritually, we were suffering. We were separated and sentenced. Why? Because Isaiah 59 verse 2, sabi ni Prophet Isaiah, Isaiah 59, verse number 2. Basahin po natin, verse 2. Isaiah 59, verse number 2. Go, but your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear. So ano dapat ang nakasiparin sa atin? It is our iniquities and sin. Yan ang nagkos sa atin, nalayo tayo, nagkaroon ng gap, nagkaroon ng disconnection because of our iniquities. Sa ating pagsalamusan dahil sa ating kasalanan. Sapagkat ang Diyos ay banal, tayo ay makasalanan. So ang kasalanan ang siyang nagbigay ng gap. Nalayo tayo, na-disconnect tayo sa Diyos. Nalayo tayo, separated and sentenced because of our sins. So that's our example, our spiritual condition before God. We are heading to hell. Hello, amen? Amen. Wala tayo. Eh, wala tayong pwedeng ipagmayabang. Amen. Ang ating ipagmayabang, ang ating magiging makasalanan na. Wala tayo.
only by His grace. Amen. His mercy. Oh, tayo. Kaya ito yung tao. Ito sila, yung mga leprous men. Ang kanilang sitwasyon. Ang kanilang sitwasyon. Kung kawawa, oh, ang isang tao. At praise God, hindi nagtapos doon. Hindi nagtapos doon. Balik tayo doon sa 2 Kings chapter 7. 2 Kings chapter 7. Verse number 3, and there were four leprous men at the entering in of the gate, and they said one to another, why sit we here until we die? If we say we will enter into the city, then the famine is in the city, and we shall die there. If we sit still here, we die also. Now therefore, come and let us fall unto the host of the Syrians. If they save us alive, we shall live. And if they kill us, we shall but die. Okay. Verse number 5. And they arose up in the twilight to go unto the camp of the Syrians. And when they were come to the uttermost part of the camp of Syria, behold, there was no one there. Alright. Next. Syrians. Sige, baby, gumapang sila. Hindi natin alam.
gabi ba ito? Araw ba ito? O twilight, sabi ng ano? Verse 7, wherefore they arose and fled in the twilight. Itong nangyari, maliwanag na kasi yung kalaban, umalis, twilight, meaning madaling araw. Yung malapit na magliwanag. Nung pagdating nila doon sa kampo ng mga kalaban, yung mga Syrian, sabi nito, and when these lepers came to the uttermost part of the camp, they went into one tent, pumasok sila sa isang tulda, and did eat and drink. Wow. So pagdating doon, mga kapatid, kain agad, siyempre ilang araw na siguro sila, gutom at uhaw na uhaw. So grabe yung kain nila doon. Sabi ito na, magmukbang tayo, bre. Grabe ito. Ilang, ito unlimited. Hello, amen? O, sapagkat, itong pagpasok nila doon daw, sabi ng Bible, si Lord ng cause, verse number 6, for the Lord had made the host of the Syrians to hear a noise of chariots. So yung mga Syrians, nagarinig sila ng tinig ng mga chariots. Ang daming mga kabayo na hila-hila yung karusa o chariots, yung panghira. Ano pa? Ang narinig nila, at a noise of horses, even the noise of a great host, napakarami. At nung narinig nila, yung mga Syrian army, nung narinig nila yung tinig na yon, ano sinabi nila sa isa't isa? And he said one to another, no, the king of Israel hath fired against us the kings of the Hittites and the kings of the Egyptians to come upon us. So isip nila na mayroong kaalyansa. Mayroong alyansa ang Israel sa mga ibang bansa like Hittites, hari ng Hittites at Egyptian, nag-combine sila para salakayin yung mga Syrians. So sabi nila, wala na. Malilipon tayo nito. Ang dami nila. So ang ginawa nila mga kapatid, kasi nagpanik na sila, nagsitakbuhan sila. Hello? Nagsitakbuhan yung mga Syrians. Oh. Verse 7, wherefore they arose and fled in the twilight. Umalis sila. Nagsibat sila. Kumbaga, in the twilight and left their tents, yung mga tunda, and their horses, sa sobrang ano nila, sa sobrang takot nila, wala na, hindi nila nakaya at gamitin ang kanilang mga horses. And their asses even the cup as it was and fled for their life. So nagpanik naman. Iniwanan na lahat. Except sa kanilang sarili na lang nila. Kabayo, dinanasakyan, asis, dinanagamit. Lahat wala silang nabitbit. Pati pagkain, naiwan, mga tulda, mga damit, lahat na. Wala na. Ang kanilang disapar, sarili na lang talaga nila. Kasi sa takot nila, mamamatay at malilipon na sila. Alright. So pagdating doon mga kapatid, anong nangyari? So doon sila sa loob. Verse number 8, and when the lepers came to the uttermost part of the camp, they went into one tent and did eat and drink and carry things. Oh, silver and gold and raiment, went in and did eat and came again and entered into another tent and carried things also and went and did eat. So nakita po natin. So grabe yung kanilang ano, grabe yung pagpunta nila doon. Kaya hindi nila in-expect na gano'n. So pasok sila, kumain sila, uminom sila, tapos may bonus pa. Sabi ng Bible, maraming silver at maraming gold. Pagpunta sa another tent, gano'n din, maraming pagkain at may mga silver, may mga gold pa. Look at verse 9. Sabi ng Bible, then they said one to another, we do not well. This is the day of good tidings, and we hold our peace. If we tarry till the morning light, some mischief will come upon us. Now therefore come, that we may go and tell the king's household. Yung word na kapatid, go and tell. Hello? Go and so nung nag-enjoy na sila, grabe yung kakain nila, nabusog sila, nakakain sila, nakainom sila, talagang sundar-sundar na hindi na nakakain, talagang super busog nila. Naisip nila. Sabi niya, nag-enjoy tayo sa pagkain, pero may mga kababayan tayo doon sa loob ng syudad na nagugutom. Walang pagkain at halos mamamatay na. Hindi tayo pwede mag-afford na tayo na mag-enjoy sa pagkain. Why not i-share natin ito doon sa kanila? Hello, amen? Napakaganda sa kanilang
discriminate? Yes or no? Normal sa tao yung discrimination. Ah, wag yan. Marurumi yan. Ah, ano yan sila? Contagious yan. Ah, wag kayo maglapit yan. Maybe kapati ang kanilang mga loved ones, mga family, maybe kinalimutan na sila. Maybe kisikway na sila. Maybe wala na sila gin-entertain. Parang ikinore na silang patay. Ganun ang senaryo pag meron kang leprosy. Are you with me? But you know what? Nung nagkaroon sila ng blessing, right? Anong nasa mind nila? Ano ang good side, ha? Sila pa mismo nakaisip na mag-share ng blessing. Pwede nilang sabihin, bakit pa tayo mag-aksaya ng oras? In the first place, hindi naman tayo nila i-consider na kabuhas. In the first place, mga leprosy tayo, mga leprosy men, una na tayong sensei para sa kanila. At bakit pa tayo mag-share sa kanila? Nung sila gani, nung una may pagkain sila, di gani sila nakaisip sa atin. At ngayon, tayo pang mag-share sa kanila. Pwede nilang sabihin nyo, hello? Pero hindi ba? Nakita mo sa kanila, yung kanilang ugali, na nung nasa time na sila na, kumbaga, advantageous, nasa time na may blessing sila, although unexpected blessing yun, mga kapatid, di nila nakalimutan na mag-extend ng what? Hell. Go on there. Sa madaling sabi, di sila maka-afford na sunuhin nila yung blessing. Amen, Christians? Kumusta kapag may blessing? Anong nasa mind mo every time may blessing? Katulad na kaya dito sa leprosy men, na wala silang ibang maisip kundi mag-share. Ang nasa isip nila, hindi pwede ako lang mabuhay. May mga tao din gustong mabuhay. May mga tao din na ang kanilang concern makasurvive. Now, spiritually speaking, mga kapatid, tayo nag-enjoy tayo sa blessing ng gospel. Hello? Safe ka na. Pag namatay ka, alam mo, tiyak mo lagi na pupuntahan mo. Pero how about sa ibang mga tao na wala pang katiyakan? How about sa mga loved ones mo na wala pang kaligtasan? O, napagtanongin mo, kapatid, hindi na alam, hindi sila makasagot kung saan pupunta. Meron ka bang manasakit sa kanila? Happy sila? Of course, for my blessing.
Sino ba tao na hindi happy po may blessing? Amen? Amen. Oh, tingnan niyo po, verse number 8. And when these lepers came to the uttermost part of the camp, they went into one tent and did eat and drink. Eat and drink. Ito yung primary na need ng tao. Makakain at makainom. At doon, mga kapatid, oh, nakita natin na satisfy sila ang kanilang pinakalig. Nakasurvive sila. O tanong pa, hindi lang po nakakain sila at nakainom. Ano pa? And carried thin silver at gold. Na-enjoy pa nila ang silver at gold. Hindi nila pinaghirapan. Pero may blessing, may instant blessing sila. Ano pa? Raiment, may mga damit. Gagandang damit. At hindi lang po yung mga kapatid, pagpasok pa nila doon sa kabilang tundag, at doon din, the same. So, marami yung blessing nila. Cause them to be happy. And third, that caused them to hasten. Hasten. Look at verse 9. Look at verse 9. Then they said one to another, "We do not well. This is the day of glad tidings." Ito yung araw na napakaganda. Ito yung araw na napakasaya natin. Maybe buong buhay nila, ito yung araw, kapatid, na na-experience nila yung sobrang daming pagkain. At masasarap na pagkain. At bukod doon, may mga silver and gold pa sila. So, nung nandun na lahat, sabi nila, "And we hold our peace." Subalit, di tayo nagsabi, di tayo nag-share. At sabi nila, verse number 9 pa rin, "If we tarry till the morning light," kung maghintay tayo na hanggang umaga, sabi dito, "some mischief," posible may mangyari hindi maganda, "some mischief will come upon us." Diyan pa tayo? Nasundan nyo? Di tayo piling magtagal. "Some mischief will come upon us." Baka babalik sila. Or maybe may ibang grupo na pupunta dito at maabutan tayo. Yun ang sabi nila. Kaya sabi nila, "Brad, now therefore come that we may go and tell the king's household." Notice the word. Now. Amen. Now. Hasten. Magmadali tayo. Alis na tayo. Kunin natin ang pwede natin kunin, bitbitin. Tapos i-inform natin yung city. Ipagbigay alam natin yung mga ito. Inform natin yung city. At dito ba, sinabihan nila yung city. Nag-report sila sa porter. Tapos sa porter, nag-report. Tignan niyo po. Verse 11. Verse number 10. "So they came and called unto the porter of the city, and they told them, saying, 'We came to the camp of the Syrians, and behold, there was no man there, neither voice of man, but horses tied, and asses fled tied. And the tents as they were.'" 11. "And he called the porters, and they told it to the king's house within." So a porter nag-report sa king. Sinabi niya, ganito ang sitwasyon. Maraming pagkain doon. Verse number 12. "And the king arose in the night and said unto his servants, 'I will now show you what the Syrians have done to us. They know that we be hungry, and therefore are they gone out of the camp to hide themselves in the field, saying, when we come out of the city, we shall catch them alive and get into the city.'" So parang pagdating doon sa hari, parang ano pa ito niya? Na misinterpret para sa kanya trap ito. Pero sabi ng 13, "And one of his servants answered and said, 'Get us something, I pray thee.'" Buka tayo doon. "Five of the horses that remain which are left in the city. Behold, there are all the multitude of Israel that are left in it. Behold, I say, there are even as all the multitude of the Israelites that are consumed. And let us send and see." Verse number 14. "They took therefore two chariot horses," dalawang pair ng horses,
And the king sent after the host of the Syrians, saying, Go and see. 15. And they went after them unto Jordan, and lo, all the way was full of garments and vessels which the Syrians had cast away in their haste. And the messengers returned and told the king. And the people went out, verse 16, and spoiled the tents of the Syrians. So a measure of fine flour was sold for a shekel, and two measure of barley for a shekel, according to the word of the Lord. So kung titignan mo dito, nangyari po yung i-prophesy ni Prophet Elisha na ibibinta po yung flour, napakamura, dahil sa abundance. So dito, sabi ng mga libros, no, ngayon na. Sabihin natin, baka hindi magtatagal, may mischief, may masamang mangyari sa atin. We need to hasten. We need to hasten. Church, mga kapatid, sa ating Christian life, we need to hasten also. Amen. 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 Ephesians 5:16, the Bible says, redeeming the time because the days are evil. Redeeming the time because the days are evil. That means, dapat bawat oras, bawat minuto, bawat opportunity, dapat i-advantage natin. Nowadays, mga kapatid, huwag na tayo dapat tawag dito? Huwag na tayo dapat mag-relax. Huwag na dapat tayo mag-aksaya ng panahon. Bawat minuto mahalaga. Bawat araw mahalaga. Hello, amen? People are dying. Every time makakita ako ng mga rally, lalo na si BBE, sabi ko, kasayang na group ito. Kasayang ito na gathering. Walang gospel na share. Walang gospel na naka-insert. Hello? Million, thousands and thousands of people. At bibihira ka lang mag-gather ng ganun na daming crowd. Dito sa last Sunday, dito sa Esmeralda, approximately ang crowd na 100,000. Umabot ng 100,000. Sa Cotabato, pumunta ang taga-Upper Valley. Pagpunta sa Sultan Kudra, more than pa doon ang tao ng crowd. And I think yesterday sa Sambuanga naman sila, nagpunta pa ng North Cotabato. Grabe din ang crowd. And lately sa Sambuanga, grabe din ang crowd. You know what, every time makita ko yung post na gano'n, nanghihinayang ako, no? Sayang itong kadaming tao na walang word of God na ibigay sa kanila. Yes, ang isip nila, si BBM ang pag-asa, uuna ng ating buhay, gaganda ang ating buhay, sapagkat ang mindset ng tao, siya yung makakatulong sa atin. Kumbaga, parang ito na yung savior natin. Meron pa tayong pandemya, meron pang gera. Baka sa katauhan ni BBM, matulungan tayo. Yun ang mindset ng tao. At bago patid, pwede, posible, economically speaking, pwede siguro, pero spiritually speaking, walang makontribute sa bibig. Wala siyang maibigay na solusyon sa spiritual nating kalagayan, kapatid. Di niya matulungan yung kalagayan ng tao na pag namatay, bagsak ang kanyang pupunta, bagsak sa impyerno, kumula ang Panginoon sa buhay niya. Nanghinayang ako na kahit meron sa 30 minutes doon na masabihan, mga kapatid, si Kristo lang ating pag-asa. Ang Diyos lang ang tanging pag-asa natin sa ating kinaharap na problema. Pwede pa sa mantala, masolve ang ating problema, pero how long? Pero ang long-lasting na solusyon, ang Diyos lamang. Gospel lamang tanggapin natin si Jesus. Manampalataya tayo sa ginawa ni Kristo sa cross. BBM, after 6 years, mawala sa position, another president, pero pag namatay ang kapatid, forever ang dadalasin mo na hin. Amen. Sayang yung daming tao. Pulumulok ang daming tao. Airport pa lang ang daming sumalubong. Ngayon ko siguro nakamonitor din kayo sa social media. Ang dami kahit saan. Pero ang tanong, spiritual tidings ba yan, brad? Maybe glad tidings in the sense may pangako siya. Pero spiritual speaking, mga kapatid, hindi makakatulong. It's only the Lord Jesus Christ. That's why we need to hasten. Kahit ganito lang ang ating number.
tayo ba, katabi tayo ng warning sa mga tao? What is tayo? Itong number natin compare sa 120,000 plus mga tao sa buong natin. Pero ba, kahit maliit tayo, kahit konti tayo, magkaroon tayo ng impact sa ito. Kung bawat isa sa atin lang mag-inform, mag-inform tayo sa evangelism. He said, now, sabi ng Bible, now, sabi nila, huwag tayo magtatagal, baka may masamang mangyari, baka maabutan tayo. Kaya dapat ngayon na ipagbigay alam natin, ngayon na sabihin na natin sa kanila na mayroong pagkain upang maka-enjoy din sila sa ating ini-enjoy na. Gospel is not. Amen? Gospel is not. It should be and it must be delivered now. Serving the Lord is not. Amen? The decision that caused them to help, to be happier, of course, to listen. Third and last, their discovery. Isipin naman malapit, ay, why die? Ba't alam nila? Isipin ako.
ako lang dapat magkabatas, hindi ako resipit. Minsan, may mindset tayo gano'n, no? Pero mga kapatid, dapat i-share natin. Si Lord nagbigay ng blessing. Kahit gano'n kadami pa yung mga bakery dyan, pag naging ano ka, magpagbigay ka, marunong ka mag-share, si Lord ang magbibigay ng gusto din sa iyo. May knowledge ka magpanday, may knowledge ka mag, ano tawag doon, Lord, no? Maglagay ng tiles, i-share mo yung blessing mo. Yung knowledge mo, yung skill mo, marunong ka mag-drive, tapos meron magpapaturo sa iyo, turuan mo. Eh, Pastor, ay, Brad, wala pa akong mabayan ngayon, no? Wala ka, sige lang. I believe sa mga tao, mahilig mag-share at magaling mag-share ba, hindi pababayaan ng Panginoon. Kaya huwag tayong matao. Think others. Think others. Lalo na sa spiritual na pagkain. Spiritual gospel. Pagkain ito na dapat nating i-share. Maraming mga tao gutom. Mga tao dying, mamamatay na spiritual speaking. Buhay sila sa physical, pero dying sila sa spiritual. No? Buhay sila sa physical, pero dying sila sa spiritual. Itinan natin mga politician ngayon, akala mo okay sila. Pero mga kapatid, tingnan nyo po. Spiritually speaking, ang kanilang condition, they are dying. They are dying. Eh sana itong tatakbo ng mga pastor ngayon sa politiko, sana sila yung mag-influence. Okay, may counselor ngayon, tatakbo si Pastor Sumagaysay. Pastor yan, nag-preach yan sa DXTI. Pastor yan ba? O, ginadala pa ngayon, Pastor Sumagaysay, ibuto sa konsino. O. So sana, tumadano sila ba? If alam ni Lord, sana sila mag-influence. Ang problema, kung sila ang ma-influence. Maano sa corruption, madala sa corruption, maano? Nakakalungkot na balita itong si Bato de la Rosa, kumiti sa Senado ng public order at ano, tapos ngayon di-expose ni Green Simparito na ano pala, gatayan pala ng sabong, i-sabong. I-sabong. Sabi niya, mag-inhibit ka sa kumiti mo. Hindi ka karapat-dapat ikaw mag-chairman dyan sa, kasi ang online sabong, handle niya sa kanyang kumiti, handle sa kanya. Ngayon siya, pabayhirin siya, chairman. Sabi niya, hindi ka karapat-dapat yan, wala kang integrity. Kaya alam ko, nagatayan ka rin sa sabong, imagine mo yan. At hindi basta-basta yung tayaan dyan sa sabong. Mababa na 100,000. Kaya yung ibang, inapag-prinda ang mga bakay. Kaya nalulog na rin sa sabong. Hello, dyan na tayo? They're discovering. Ito ang nagtulak sa kanila mga kapatid, napaisip sila. Their discovery that causes them or caused them to think, not only to think but also to talk. Sabihin natin, ipagbigay alam natin, inform natin sila. Kapatid, spiritual speaking, dapat gano'n tayo. Channel tayo. Pag naka-discover tayo ng truth, ito, Word of God, salamat, purihin ang Panginoong Diyos, nakita natin yung katotohanan. Amen? Dati mo lang din tayo, dati nagsunod-sunuran lang din po tayo, wala nang sinabi ng unang mga tao, nasundan natin, akala natin okay. Pero hindi pala. Salamat, may Word of God. Kaya ngayon, huwag tayong maging tamimi, huwag tayong maging pipi sana, huwag tayong maging mute when it comes to the Word of God. Let's go! Di ba may song sa mga bata? Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, oh, throughout eternity. Di ba? Let's talk about Jesus, the great I am. Jesus Christ is the great I am, the Lord of Lords, the Savior. Hello, amen? Let's talk about Jesus. Minsan marami tayong topic na irrelevant, topic na insignificant. Di ba masama magkaroon tayo ng topic na iba? Pero sana, when it comes to spiritual matter, kapatid, number one topic natin si Lord. May relative ka, nag-reunion kayo, itopic mo si Lord. Ay, Pastor, sabihan nila ako corny.
maglampas ka sa langit, sumat. Eh, sa mamatay sila, bata, wala kang sinabi sa kanila. Let's talk. Let's hear. Let's inform. Amen, Christians? Not only their discovery leads them or causes them to think, to talk, and of course, to think. Nagpasalamat. Ako, salamat ako sa mga taong ginamit na nag-contribute sa aking spiritual growth sa Panginoon. Salamat sa blessing ng Panginoon. Salamat sa mga tao nag-share ng gospel sa akin. Nag-nurture sa akin. Wala pa na ako nakadaan ng discipleship, but I thank the Lord na may mga tao na noong una na-visit, nag-motivate sa akin, nag-encourage sa akin, patayin lang yung people pa ako. May mga kuyang people ako ginagamit, patayin lang. Nasa Bible school ako, mahirap ang Bible school. Pero salamat din na may mga tao nag-encourage sa akin. Yun sana. Salamatan natin. Like I said, the Word of God is a book, mga kapatid. Marami tayong mani-discover dito kung tayo lang ay magbasa at mag-study. At sana ang ating knowledge about the Bible, ito yung dahilan, magtulang sa atin. Isipin natin, mapag-isip tayo, tapos, may share natin, may bahagi natin, at of course, makapagpasalamat tayo. Hello, Amen? Amen. We didn't belong to run broad, may mga tao ginamit si Lord sa ating buhay na kung bakit nandito tayo ngayon. Amen. Hindi mo pwedeng sabihin ba, hindi mo pwedeng hiwalay na, ay, ako lang yung pastor. No, meron at meron talaga yan. It could be loved ones mo, o ibang tao, members of the other church, pastor, siguro iba-iba lang. Pero I believe may somebody talaga ginamit si Lord para sa atin. Amen. And that is why, dapat thankful tayo kay Lord dyan. Salamat Panginoon. Lipros tayo ba? Spiritually speaking, mga lipros din tayo nung una. But kung hirap pa yung Diyos dahil sa kanyang banal na dugo, gumaling mo tayo. Only the blood of Christ. That's why makapagsabi tayo, there is power in the blood. And the blood of Christ cleanses us from all sins. Salamat po, purihin ang Panginoon Diyos. Ngayong gabi, mga kapatid, sana makuha natin ng aral at blessing po ang mga tao ito. They were ordinary people, outcast, unclean, discriminated people, pero ginamit sila maging blessing. The whole city nag-survive, napagkat may mga tao na hindi selfless. Hindi nila pinakain yung blessing, instead, di-share nila yung blessing. Kapatid, hindi ko na kailangan maging politiko para mag-share ng blessing o makatulong sa kapatid. Hindi mo na kailangan maging mayaman. Hindi mo na kailangan maging mapera para makatulong ka. Maraming paraan ang pwede tayo makatulong sa ating kapwa. Unang-unang dahil sa salita ng Panginoon. Amen. And I believe lahat tayo maka-afford dito mag-share the word of God. Amen? Amen. Every head bow, every eye close, tayo manalangin. Tayo pa tayo lahat. Nagilang Ama, Diyos, mga pangyarihan. Sinabing ito, salamat po sa simpleng mensahe na aming napakinggan, natungkol mo sa buhay.